Kinaalalahanan ng Dole Batangas sa mga employer na ibigay ang holiday pay sa mga manggagawang papasok sa holiday. Narito ang report ni Paul Hernandez. Security guard sa isang opisina ng government agency si Chito. At sa mga pagkakataon kung kailan nakabakasyon ng marami tuwing may holiday, oportunidad naman daw ito para sa kanya para kumita ng malaki-laki. Double pay nga po. Doble yung kinikita namin. At pandagdag po yun sa aming, sa allowance ng aking anak. Gastusin sa bahay, papa. Opisyal na regular holiday ang June 12 dahil sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Ang paalala ng Department of Labor and Employment o DOLE Batangas sa mga employer, ibigay ang nararapat na holiday pay sa mga manggagawa. Kung hindi papasok sa nasabing araw, dapat pa rin siyang tumanggap ng 100% ng kanyang daily wage. At kung magre-report naman, may 200% dapat na matatanggap. Kung lagpas naman sa 8 oras sa pagtatrabaho, may karagdagan pang 30% sa sweldo. Divided by 8, dito po kasi kukompyutin yung day, yung early hour mo. Early pay mo po, times 30%. Kailangan daw ibigay ng kumpanya ang holiday pay na ito dahil mandatory ang mga ito. Kung pay period na po, kasama siya sa babayaran sa'yo. Included po siya dun sa payroll during that period. Hindi naman po yung daily daw. Depende po. Basta as long as, kumbaga ay twice a month po nagsusweldo ang ating empleyado. May karapatan daw ang manggagawang questionin o reklamo ang kumpanya kung hindi nito maibibigay ang nararapat na holiday pay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.